Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Doc Sir Jen, magandang umaga. Ito ang Insights. Mga maiinit na issues sa loob ng isang linggo, ating tatalakayin. Mga issue na kailangan malaman ng publiko at ito ang Insights. Ayan. Ayan. Magandang umaga, Miss Bell. Happy anniversary. Happy anniversary. Oh, mga kabrigada, nag-isang taon na po kami dito sa show Insights. Natin, sa Insights. Ano? Nagsimula kami last year, January 16. O Enero 16. Ano? The 16th, ngayon, sine-celebrate natin ang one-year anniversary at ito. Patuloy kaming tumatalakay ng mga maiinit na issue. Pero bago yan, Kabrigadang Bell, ito kasing special ano natin ngayon. Special day. Special day natin ngayon sa pag-celebrate. Meron tayong special guest. Ano? Dapat lang. Oo, tinatalakay kasi natin madalas dito, Kabrigadang Bell, ang isa sa mga pinakamainit na issue at ano yun? Ang transportasyon sa General Santos. Ayan, ano? Pag sinabing transport na issue, naku, Diyos me, ano? Ang mga texters natin, ang mga nagpo-phone in, ano? Tumatawag pa. Pagkarami-rami. Kahapon, bitin na bitin tayo doon sa issue, doon sa di pwede yan, doon sa ordinance na binito. Yes. At di pinayagan ni Mayor na patungkol din. Actually, kasamang Bell, sa ano ba yun? Yung tungkol pa rin sa mga tricycle na dadaan sa outermost lane ng National Highway. At alam kong masagot yan ng ating butihing guest ngayon. Ayan, oo. So, di na kami magpatumpik-tumpik pa. Siguro, ito na ang pagkakataon. Ano, kung kayo may nanonood ngayon at interesado dito sa topic natin ngayon, wala lang po tayong ibang topic kundi transport at transportation code. Lahat patungkol sa transport sa General Santos City, ito po, no? Bigyan daan natin itong guest po natin ngayon, ano, taga General Santos din, ano, mga pioneers itong mga pamilya nito. Ang father nito dating OIC mayor ng General Santos City at ito na nga siya ngayon, ano, nagbunga na rin yung anak ni mayor, ito na, no, sumusunod sa yapak, ano, ng kanyang butihing ama. Ito ay nagtapos ng elementary education niya dito sa General Santos City sa Notre Dame of the Jangas College Elementary Department. Nagtapos din sa high school, honor student, dito sa Notre Dame of the Jangas sa Mailagaw, ano? For boys. At nagtapos ito ng Bachelor of Science in Economics sa Universidad ng Pilipinas, cum laude po, ano? Tapos nagtapos din ito ng College of Law, Bachelor of Law sa College of Law, doon din sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Walang iba kundi ang committee chairman ng Transportation and Franchising Communication Committee and member or committee chairperson din ata si Kagawad sa People's Organizations, ano, kung saan tayo magpapa-accredit ng ating Kabrigada Foundation at lalapit din ako sa kanya. Ayan, wala lang iba po ang Kagawad, butihing si ang magaling, ano, at masipag at may dunong si Attorney Dominador Lagare Jr. Ayan. Attorney Kagawad Dominador, magandang umaga sa iyo. Well, una, happy anniversary, no? Thank you. Hopefully, another 50 years siguro. Maglingkod din eh. O mayong buntag sa ato ang mga televiewers. I hope nga ako ang matagaan o tubag, no? Katong mga pangutana sa ato ang mga atong audience. Ayan. Ayan. Okay. So, paunang tanong, Miss Bell. Yes, una sa lahat, Damian ka pala. Mm-hmm. Aha, galing naman. At taga UP pa. Mm-hmm. Astig naman. Mm-hmm. O pareha ba, kaning ato ang katapad din yung host, no? Si Kario. We were classmates in elementary and high school. Uh-huh. O sa college gihapon. So, UP rin. UP rin, okay. Political science graduate man siya. Okay, ang alam ko po, pag-graduate ng UP College of Law, matitindi. Mm-hmm.
Yan sabi. Depende na siya kay na po yung mga pasaway na mga graduate sa UP. Tama. No? Okay. May mga tuloy. Mababanahin mo pag presidente. Mm-hmm. That's right. So, Kagawad, ano pang tawag ko sa'yo? Attorney or Kagawad? Kagawad. Pwede. Okay, sige. Kagawad. Ang ating topic kasi ngayon, yung mga inisyatibo at pagbabago na nakasaad po sa minumungkahi mong transportation plan. So, una sa lahat, bigyan mo kami ng, or sa Bisaya ko na lang, no? Tagaimi o eye view, no? Kung unsa ang atong nasa sulod sa atong transportation plan. Well, muraga, dako kayo nga isbutan when we talk of transportation, especially for the city niya. Very big challenge yun when we talk about transportation. So, kaning ato ang gina-propose niya transportation code. It will cover pati mga different forms of or modes of transportation ang makita nato diri sa atong mga kadalanan and nanadya katong mga buses nato, how do we want to deal with our buses, atong mga trucks, ato ang mga tricycles of course, atong mga jeepneys og what other forms of transportation that we want to introduce to the city, like for example kaning mga electric tricycle, mga environmentally friendly na mga tricycle, environmentally friendly na mga jeepneys, and of course bicycles also, no? Yes. Because tan-aw nato nga dili porke nga nag-develop ang isa ka syudad puro na lang ta mga private cars dire, because if we stick to that mindset, ang mahitabo sa ato kanang nahitabo sa Metro Manila nga kung makita nimo ang Metro Manila kanang EDSA, it's now a giant parking lot. Yes. And according to JICA, no, Japanese International Cooperative Agency, nga every day 2.4 billion ang opportunity cost ang nawala tungod lang kay na traffic ang tao. So kung wala tayo himuon sa pagkakaroon dili sa ato ang syudad, then we will go the way of Manila and even Cebu, no? True. So Cebu, traffic na kayo, Sinod. Even Davao, Bacolod, and all the big cities. Ang Iloilo is getting... pero ang Iloilo is making solutions to their traffic problems. So we want to also learn from them. Okay, that's good, that's good. Yeah. Ikaw, Carrie. Oh, Kagawad, na isgutan namang good diri, no? Nakita na na subaybayan natin na madalas na ngayon nasasabi nga ninyo na yung ano yun, a series of marathon hearings na kayo. So nasaan na kayo dito sa pagbalangkas ng ordinance na na hopefully itong matugunan itong transport problem natin sa city. Well, atong mga Kagawad, no, sa sanggunian panglungsod, akugihan kaayo, no, aside sa ato ang regular session last every Tuesday. This Thursday, nag-marathon session me, no? We conducted a special session last Thursday from 9 o'clock in the morning up to almost 5 o'clock in the afternoon. Og daghan me nga na-tackle almost half sa ato ang proposed transportation code. And this coming Thursday again, napod me special session, aside sa Tuesday na regular session, just to tackle the transportation code. So I'm hoping kay paspas man po ang deliberation, na ay mga discussions dito sa some sections, pero I think kaya nga this week mahuman ang transportation code. If not, siguro another week, and I'm confident niya mapasar na gid siya sa lalong madaling panahon. Ayan. Yung code na yun, Kagawad, ano? Mukhang comprehensive kasi yun, ano? Pero ano yung mga big points doon o mga nilalaman doon na talagang makikita natin na may pagbabago at may epekto, nakaka-apekto dito sa pangkalahatang ano ng sitwasyon ng ating transport dito sa Jansan. Daghan gyud kaayo, no, nga bago, but I would say na with this transportation code we want to promote environmentally friendly na mga vehicles, no, atong mga e-tricycles and mga e-jeepneys, and even kaning emission-free nga murag LRT nga it's 100% Filipino-made. It's called Automated Guideway Transit System, being developed by the Department of Science and Technology. And karong January, no, munaog sila dire para makit-an ang sitwasyon diya sa Barangay Kalumpang, Fatima, Tumbler, and Labangal. Kaya diha nato ibutang ang AGTS. So that's one.
For me, ang salient points, that's one of the salient points. Ikaduha is that finally, we already found a formula or solution para ma-solve back kani atong tricycle. No? Mm-hmm. Kay kani mga tricycle, aminado yung tatanan na taga-Jensan yan. For the longest time, murag cause na sa headache sa ato ang tanan, no? Mm-hmm. Tungod kay nag-proliferate yung maayo o wala na constitute ang MTFRB, so nag-sprout like mushrooms ang katong mga nag-fabricate sa mga tricycle o napasagdan siya. So, but with this transportation code, atong ihanay atong mga tricycle and we will also constitute the MTFRB, which has not been constituted for the last 4 years or 5 years. And then what we're going to do is that magka-clustering na tayo, like I mentioned kanina. Like we will divide the city into 4 clusters. So one cluster would be the central business district consisting of the 4 barangays, the Jangas North, South, East, and West. So kung nagtindog ka in any of those barangays, nagpara kag tricycle, ang makita nimo are 3 different kinds of colored tricycles, which are red tricycle, na ay white tricycle, o pink tricycle. So kung padulong ka sa barangay Kalumpang, then look for a red colored tricycle, no? Kalumpang, Popong, yung mga sikpit na mga barangay, no? Fatima, Tumbler, Bawing, and also Labangal, no? And but if you want to go to Paradres, sa Lagao o San Isidro, Mabuhay, then look for white-colored tricycles. White. And then, kung gusto na po nimo mo ato sa Bula or Buayan, Baluan, Tinagakan, Katanggawan, then look for the pink-colored tricycles. Mm-hmm. So, inga na ang paghanay nato. And, kani, di ina na ko ni gihuna-huna, no? Nag-consulta kita sa mga experts, tricycle drivers, and in fact, gikan ni sa ilahang na solusyon. And I would just like to say nga, maapod na ang rekomendasyon sa kanang different studies that were conducted para sa syudad. O mayo na lang nag-coincide kaning mga proposal, and that's why I do not expect any resist or if at all, no, kung na resistance from the stakeholders. Ang gusto na, we're going to implement that scheme because masolve niya ang tulo ka problema. Unsa tong tulong nga problema? Una, ang traffic congestion. Yes. Ikaduha is di kaning pagkontratahay gani sa driver o sa pasahero. Pakiwanay nga perting mahala. Kung ikatulo ka nang bawal ang tricycle sa National Highway, I think that will also be solved. Because ang boundary actually sa mga clusters is the National Highway. So that's just a an idea kung how we're going to go about our tricycles. But I think the third salient point niya, kay nangutana ko sa salient point, is that kaning pag-cluster nato sa mga tricycle, i-form po nato sila as cooperatives. So, I like that. So katong mga orange, katong mga red na mga tricycle sa Kalumpang, sa Fatima, sa Apopong, they will form one cooperative, no? And para sila mismo ang magpadagan. Magpadagan sa ilang kooperatiba, and their president will be a member of the MTFRB. Wow. You know? And what's good about this is that dili lang ang mga drivers ang makinabang ani, but all of us here in Jensan. Kay tanaw na ko, Kari, no, nga imbis kita nga mga ordinaryo na mga lumulupyo din sa Jensan, kita ibutang lang nato ang ato ang kwarta, atong mga savings diya sa bangko o dika sa atong alkansya. Pero ginaawag na ko ang tanan niya, i-invest dito sa cooperative because I think it's a golden opportunity, it's a very good business opportunity for all. Kay kaning mga tricycle drivers, for example, sa Red Cooperative, not only will they have a livelihood sa ilahang prangkisa in operating their tricycle, but they will also invest in other forms of transportation like jeepney. Sila gyapon ang mo-invest, ana. And with respect to jeepneys na po, we prepared 22 new routes. Ibuhayin natin yung nawala na mga sa lagaw kaliwa, lagaw kanan. And also, kanang ikot niya jeepney. No, ikot niya jeepney niya. Amutuyok-tuyok lang siya, biyo-biyo siya sa Central Business District. And I think there's really a demand for it. So kung ang tricycle bawal sa National Highway, kung padulong ka diya sa may bandagani sa may St. Elizabeth, going to kanang sa may kaning mga eskwelahan dire, no?
along National Highway, Notre Dame, Notre Dame mm. Na Egypt diha nga katong ikot na kong gisulti no going to Robinson and then going to Lagao to Bula and then Lagao Bula and then motuyok siya going to Palengke sa downtown and tuyok na pud siya so that's there's that loop. Route ano, yung loop, there's that loop and then napoy counterclockwise talking na po no talaga tayo. So, familiar yung sinasabi ni Kagawa dahil ganito po yung arrangement sa Universidad ng Pilipinas ano. Mm-hmm. Nasa sulod dito sa eskwelahan kay Perting Dakoa all Diliman is 393 hectares ano. Wow. So bawat subject na ay building no, math building, na ay science building, Perting Layua, so na ay nagatuyok-tuyok nga ikot, matong, UP ikot. Mm-hmm. Ang counterclockwise naman yon, binaligtad mo lang yung word na ikot, okay, so mapo lang may tabo di rin, no? Inventive yun yung taga-UP. Inventive yun yung si Kagawad, no? Sige. Nangupya lang ta, why not, no? Why not? Kikili mga best practices mong good nasa, why not, coconut, di ba? There's another ikot, actually, kung gikan ka di rin sa Habitat for Humanity sa mabuhay, so nay another ikot no route number 15 among tawag og iyahang subayon kaning Mabuhay Road moadto siya sa Bulaong terminal nya balik na pud siya to Aparentes no sa Dajangas Heights nya pusaka na pud dito sa may basta mobalik na pud siya going to subayon niya ang Aparentes Street Aparente o Heights malakas pasaka tapos kaliwa siya. At mudiritso pa. Ihit niya ang Habitat for Humanity. Oo, unya, mukaliwa siya. Mugawas na po siya sa Mabuhay Road. Panahog diri sa may Jollibee. Yes. Oo. Perting layo, ano? Ah, okay na kay Dako mong good food na ako eh. Perting Dako na ang area Kabrigadang Bell, ano? Mm-hmm. Oo, so napoy, ingana, jeep po na siya. Oo, jeep po na siya. Ah, okay. Sige. So, purag hagip tanan, no? Oo, hagip ang mga major thoroughfares na to. So, apart from those routes, unsa pa sa infrastructure Kagawad, unsa man? Sa infrastructure, para lagi ma-inform ang tanan, gipagawas na mo itong audio-visual presentation sa Facebook, no, sa LGU Jensan, o makita ninyo dito tanan yung mga infrastructure na itong giredi. I'm sure niya muuyon mo sa ako ang pinaka traffic yun diri sa Jensan kanin diri banda sa may Bulaong kanang National Highway going to Bulaong Terminal no? So what we propose and then para lang masolusyon ang kaninyang problema is underpass. Yan. Something like kanang sa buhangin niya underpass sa Davao City. And there was already a feasibility study niya gihimo sa ato ang DPWH. Gibudgetan na gihapon na siya. Wow. It's been a long story kari kung ano basta overpass underpass pero doon pa lang sa debating yon eh, di ba? Pero dugay na kayo Kagawad, di ba? Kung kung under ba siya o over ba siya? Actually ang akong gina-refer katong Namanggoy Steel Bridge niya murag gilabay lang sa atoa from Luzon niya somebody from the national agency murag ambot lang kung gitanaw ba niya tong kana nga lugar pero mao nang ipabutang niya katong steel bridge ang problema di gyud na siyang saktong infrastruktura para diha kay pagsaka sa imong sakyanan dito sa steel bridge, pag naog niya, harangan niya tong katong vehicles coming from Mabuhay Road. Maong may nalang napugna na to, maong ni recommend po ang atong city engineer's office niya, instead niya katong steel bridge, dapat underpass na lang. Kay may nalang, no, I would like to thank the engineers from the city engineer's office. So what will happen to that area? What will happen to that area is underpass. No? Okay, if you've seen the design, gwapo kayo kay na rotonda sa taas. No, so such that if you're coming from Bulaong Terminal, padulong ka sa Mabuhay. Wala na traffic light kay mudiretso lang ka sa rotonda. Pero if you're coming from kanisa Notre Dame University and then going to munaog ka underpass siya and then saka na po you just go directly kung pa kanan ka to Pulumulok o to towards the Macar Wharf. And what will happen dito katong steel bridge akong giingon
Ibutan nato na siya dito sa Lagao Public Market. Mm. Lagao Public Market? Yes. Okay. Dito rin. Oh, nga so naman. Kung padulungod ka sa Davao, then using that steel bridge, musaka lang ka. And then go down. Oh, kaning na diri sa may Hall of Justice o kaning San Isidro nga mugawa sa NLSA Road. Exactly. Sa ubos siya. Pero kung gika ka Jensen, padulong kag Alabel, you don't need to take the steel bridge. Mm. You just turn right towards sa Alabel. Kasi ana na lang dire-diretso. O nga kay kuan ni. Nganong man ingani ang solusyon kagawad nganong dili man traffic light? Ana. Well, if you ask me personally, kanang na naman tayo mga traffic lights dire, di ba? Nana. And tanaw na ko nga regular tawag niya mga warrants, no? Kanang mga indicators kung dapat na mabutangan o traffic light ang isang lugar. Hindi na basta-basta magbutangan o traffic light. Kay, personally, ako, I'm not really a big fan sa mga traffic lights. Tungod kay usahay, no? Because it's like, ikaw ra isa diha nga sa intersection, correct. But you have to wait for 5 minutes just so you can turn right or left, depending on where you want to go. So, napod tayo mga intersections niya, gina-propose na ito nga pumutangan ng traffic lights, but traffic light is not always the solution. Yes. Okay. Sige. Kagawad, ano? Bigyang daan natin na umuusok yung ating text line, ano? Okay. Daghan kayo. Siguro, pagbigyan lang natin, kagawad, ano? Magbasa lang tanong ko. Good aim. Ngunta na lang ko, why dili na pasundon ang mga yellow plate na tricycle sa Bulaong? Kagawad lagar, anak daw, nganong dili na daw. Tapos imingon dire, good aim, brigada. Maayod nang si Kagawad Lagari, ang chairman sa Transport Jensan. Kay dako kayo o kaalamba. Anak man dyan ang mga, saludo ko ni mo. Kagawad o Gary, siguro kilala natin ito. Kagawad eh, ano. O, good day, Embrigada. Maayod nga si... Okay. Napa. Sir, good day. Ask ko lang po, ano gagawin sa mga tricycad na bumibiyahe din po? Tatanggalin pa ba ang mga tricycad? Thanks. Sir Dominador, ano po ang kulay ng tricycle na around the city? Ayan. Ayan, mga mangilan-ngilan lang. Marami to. Kagawad. So, ano yung mga na... Kwan mo? Katong tricycle sa Bulaong, na dili pa sudlon, o katong, unsa ba ang kahintang sa tricycad? Mm-hmm. O, ana? Katong mga tricycle na yellow plates na dili pa sudlon sa Bulaong Terminal, I think na executive order ang mayor. Mayor ana, no? Okay, muraga, napa sila'y ginahan ay diha na mga sistema. Ang makita na ko diha is that tingali, dili ka pwede katong cemented part niya sa Bulaong Terminal because I think they want to make it exclusive sa mga private vehicles. Off-loading. Pero katong parallel nga dalan, pwede ang mga tricycle dito. Pero dili pa to siya cementado. Oo, lubak-lubak to. And I understand niya na sila'y mga kooperatiba diha. That is why I think katong kooperatiba, that is the one responsible kung mo nang ilahang sistema nga nahanay. But we will still look into that because I think ang bottom line is that we want a very efficient transportation system in Jensan. And kung kinakailangan niya pasudlon ang mga yellow plates tungod kay legal man na sila, kay naman na sila yung franchise, then we would do so. No? Pero as I understand it now, na executive order si Mayor, kay wala pa yun, aminado ko, wala pa yun natin na natutukan because ang focus nato ron is the comprehensive transportation code. Ang pinakadako. But we will look into that. Unsa daw color ang katong na nag-ingon, unsa daw color tricycle nga diri sa may downtown. So, iniwan ko ganina nga natay upat niya clusters, no? Ang ikaupat, actually, is katong Central Business District, and I mentioned niya, the Jangas North, South, East, and West to, no? So, ang walay color, katong, wala siya, kaugaling yun niya at color ang Central Business District, pero ang makita niyo, katong tulong na colors, which are green, white, and pink. Ang, ingon ko ganina, nang second problem yung gusto nato nga masolusyonan is that kaning kontratahay. So, kung kani atong, text sender, kung ang iyang, siguro, sub-question niya is that pila ang pamasahe kung diha lang ka sa Central Business District, diha kagikan niya ang anong atuan sa Central Business District lang gihapon, then minimum fare. So wala na yung mga kontratahe-kontratahe. Wala na nga, gikan lang kagaysano, patok ang Notre Dame, 20-20, ano, no?
So okay, minimum man, oo. And as of now, sa atuang transportation code, akong gibutang dito na ang minimum fare is 7 pesos. Oy. So kung gikan ka sa so regulated City Hall, muato ka sa City Hall, dapat automatic na siya na wala na istorya. Wala na discussion. Wala na discussion. Eh, nakatipid ba tayo, Kabrigadang Bel? Ano, bumaba pa ng piso yung ano natin. Exactly. Pero sa 7 pesos kagawad, unsa man na siya, naalang giapoy pribiliyo tong mga students o mag-apply po to or purag na 7 pesos for all na siya? Mo-apply to kay national law. National law, no? So that has so, to be senior considered. Senior citizen po, ana po. Mas mumubo pa. O, o ka na, no? Yung mga estudyante o mga tigulang, ano, ala paabuton today nato ning kwa nato. Oh, na-question na ni kagawad nga gini ha, nag-ingon siya, o i-pace out ba daw ning mga tricycad o kaning mga ginagmay, purag na dunggan ako nga si kagawad Nunez, purag ing-ala po daw, dito po padulong ang iyang sentimento, nga purag tantango na, or unsa ba, i-regulate ning kaning mga tricycad. Ang nahitabo mang good diri sa Jens, and I think this is true to all cities all over the country, is that even Metro Manila, nasa lahat ng mga gagmay na ito ng mga tricycle, no? Sa Quezon City, sa Manila. O murag ang responsible or irresponsible ani is ang mga barangay. No? Sila ang nag-issue ng sila ga-regulate. Kani ang statistics is that as of now, naatay duha ka klase nga tricycle, katong dagko o katong magagmay. Katong nga dagko nga na problema pag ganit ta kung unsaon nato pag-classify, pero naatay solusyon ni ana pero i-implementar pa lang numbers around 10,000 kadi katong mga dagko. Pero katong mga gagmay na mga tricycle, the estimate is that mga 20,000 na sila. Ah, mas daghan pa yung taon sila. Oo, oh, mas daghan ang mga gagmay. Ganing kagawad, no? Eh, klaro lang na to. Ganing mga gapundo-pundo sa mga subdivision, sa mga lansangan, nga ka nang gaturno-turno, no? Nga gaan ang ilang body, dili siya ka nang kwanjod, no? Mauni siya mga tricycle. Mauni yung 20,000. Oh, mauna siya ka nang musakay ka nga lisod kayo nga musulod sa iyang kaha ang sakay nimo. Mao. Kung manaogpod ka nga kung naa kay sakit imong likod, kanang sakripisyo gyud ka. That's the one I'm referring to. Wala na sila yung mga insurance. Mao. Wala na siya insurance. So kung maaksidente ka, babay na lang yun, no? Tama. Mao yun na siya ang problema ni Councilor Meliasa Hood, no? Kay walay insurance. In other words, dili gyud ka safe diha sa kanang gagmay. So ang among ginadebatehan karon sa sanggunian panglungsod is that kung sabay gusto sa syudad, gusto ba nato nga duha ka klase nga tricycle katong dagko o gagmay o kanang dagko lang. Para sa ako ako nang gisulti sa inyo kung unsa ang plano para sa mga dagko, which is katong clustering or color coding. Tanaw na ko nga kaya na sa atong mga tricycle katong mga mas ma-address tong mga demands no para sa mga tricycle. Kay aside from the tricycle na po tayong mga jeepney eh. So let's remember nga na po yung other forms of public utility vehicles. Katong mga gagmay nga daghan kaayo mo nang ultra bires po sa barangay no daga mga kaso against mga barangay officials nga nag-apod-apod sa mga permit para sa kanilang mga gagmay. But what we want is na naman gud atong problema diha, pero ang gusto man gud nato is inclusiveness, no? Economic inclusiveness. So di na sila nga pasagdan lang sa atong gobyerno, sa atong lokal nga gobyerno. Naatay mga programa ang lokal na gobyerno. As of now, we budgeted 20 million pesos for those who will be displaced as a result of the implementation of this transportation code. That's so, good. Naiplano para sa mga tricycad. So, papareha, kasamang kari, no? Kung ikaw, tricycad driver, pangutanon ta ka kung sabay gusto ni mo. Gusto ba ni mong mag-upgrade into a bigger tricycle kanang ato ang katong mga dagko, no? So that we will end up with only one kind of tricycle. Kung gusto ka, then I think with the implementation sa clustering color coding, ma-accommodate ang tanan. Murag ma-accommodate tanan, no? Tanan ako ma-accommodate tanan tungod kay agihan ay naman tayo sistema sa atong mga tricycle. Pero dili tanan actually niya ma-accommodate para sa paghatag og mga prangkisa. It's also possible nga ato ang uban ng mga drivers manggut are college graduates. Yes. They might
basic na pogos lang na silang magmaneho kay lack wala sila pang kapital. So isa sa ginatan-aw na mo sa SEMCDO is that basic pwede paliton sa local government ang ilang kaha kaha sa ilang tricycle, and then with the proceeds sa pagpalit sa ilang kaha sa ilang tricycle, they might want to venture into a new kind of livelihood. Na preference good nila. Mga ko lang gusto. Mga galing ginaingon na ito, kabrigadang Bella, no? Nga dito sa ginaingon po ni Kagawad, nga makita na nimo nga ginaregulate na ang industry. Nakita na nimo nga purang imong panginabuhi, medyo mag-guot-guot na dyan. Kaya kung madaghan ng driver, ano, madaghan ng tricycle, niya, purag dili ka mapaboran dito o gagamay ang imong income, mangita na ka, no? Mangita na ka other sources of livelihood. Kung ako man lang ang driver, ha? Mawaging para pirmi na ito ginaingon diri Kagawad, Kabrigadang Bell nga. Why not, try other services para to para nga to equip yourself, ano? For example, adto ka sa TESDA nga permanente ga pa-enroll og libre para na kay mga technical skills, no? Electrician man ka, plumbing man ka, cookery, bakery, kana libre na, no? Nay ginahatag ang slots ana permanente ang TESDA. So kung kani medyo kaning atong panginabuhi sa pag-tricycle, medyo kuna, medyo daghan na kayo pod, pull ana pod ka mag-drive, no? Kikitsa may gustong ganahan nga tibok adlaw, no? Mainitan ka, maulanan, ana, no? O gamay ang imong income. So, diri na lang ka sa uban, no? Panginabuhi. Bell? Dagdag ko lang, Kagawad. Yung sinabi mo kasi na may 20 million nga allocated. So, pasok yan sa ating transportation plan. Opo. Okay, napakaganda po, mga kabrigada. At basi ko lang kung pag-ari na siya. Pero I think our mayor, I'm not at liberty to tell all the programs sa gobyerno. But I just want to say niya, daghang plano si Mayor para for those who will be displaced as a result of this new scheme. No, I want to say it now, pero naagi, as in, guwapo kayo ang mga future projects ni Mayor. Initial pali na kaning 20 million, tanon ako kulangon gani ini. Pero if the city has to provide even 100 million just to solve this traffic problem, it would. Alam mo kasi, Kagawad, na-mention ko yan kasi dapat, mga kabrigada, alam po ninyo kung ano ang mangyayari. Because for lack of information kasi, people are takot. Hindi po ba? So kung ngayon alam nyo na merong 20 million po na nakalaan, ang sabi nga ni Kagawa, the mayor has a bigger plan, maybe i-increase pa yan just to help out yung mawalan po ng hanap buhay sa tricycle driving. Pero Kagawa, ito lang, tricky question. Bakit po yung ating ordinansa, at yung ordinansa gibito ni Mayor? Yun ba kasi galing yun sa SP and you sit in the SP. How come na sa tatlong rason ng ating Mayor, hindi yun na-anticipate ng SP? Well, you are referring to yung Ordinance number 35 na ginant namin yung outer lanes, yes, no? Ito, yung ating vision talaga sa city is that gusto natin ng efficient mode, efficient transportation system. Agree. In Gensan. Environmentally friendly, yes, and then mass transport. I agree. So yun yung, in the long run, yun yung nakikita natin. But in reaching that vision, siguro medyo may mga paraan-paraan tayo na minsan hindi nakakatugma, no? And probably that's how I see it, no? Kasi itong mga outermost lanes na nakapaloob dito sa ating ordinance number 35, that is just a temporary measure. It's temporary because alam naman natin na hindi pa kompleto yung mga infrastructure natin. For example, yung underpass wala pa dyan. And then may bridge kasi tayo nagagawin coming from the Jangas Heights, Kabrigada Kari, going directly to Barangay Apupong, crossing the Silway River. So yung bridge na yun, dapat yun yung dadaanan ng mga tricycles coming from Barangay Apupong going to the Central Business District. Pero yan, inaayos na yan ni Senator Manny Pacquiao, no? Yung pondo para doon sa bridge. Kasi two bridges, yung isa naman doon sa dito sa may PI banda, no? From Bulaong Terminal, two bridges, no? So yun yung dapat nadaanan ng mga tricycle, hindi yung national highway kung saan sila bawal. So Kagawad, iputol ko lang, ibig mo bang sabihin na ang ordinansa na pinasa at na-veto rin, parang temporary solution?
Opo, klaro po yun. It's a temporary solution. So habang wala yung, pa yung tulay, for example. So meron pala yung timeline. According kay Councilor Yumang, 4 months. No, yun yung promise niya. Okay. Kasi kung ikaw ba naman, tricycle driver, galing ka ng Barangay Apopong, paano ka pupunta ng Central Business District eh kung wala naman ikaw madadaanan? Yes. Mm. Diba? So that's just a temporary solution. So in that sense, medyo there's a divergence of opinion between the executive and the legislative. Pero ibalik ko lang na ang gusto natin is yung talagang efficient transportation system. Yes, yes. Nandiyan din yung mga bridges, andiyan yung mga infrastructure natin, at saka safe and sound yung ating mga tricycle drivers at saka yung mga pasahero nila. As of now, kasi halimbawa dito sa may going to the city jail, may bridge dyan na delikado. I always drive there. Dumadaan kayo doon. Kasi I teach at the public police safety college. So dapat, ganun talaga yun. Kung papadaanin natin doon yung mga pasahero ng mga tricycles, instead na, kasi ang sabi sa batas na for safety reasons, bawal yung tricycle sa national highway. Tama naman yun That's the general rule. Pero may exception doon na kung wala namang ibang madaanan yung tricycle to get to the Central Business District, no, sa sentro, then pwedeng magbigay ng exception yung sangguni ang panglungsod. Mm-hmm. No, ganun yung pagkakasaad doon sa Memorandum Order Circular 2011-68. So kung kaya't, pinasa namin sa sangguni ang panglungsod. In-identify natin, we identified 9 portions of the national highway kung saan pwede i-grant yung outermost lanes. But the mayor is of a different opinion. Mm-hmm. According to the veto message, is that beyond the powers daw namin ng sangguniang panglungsod, yung pagpasa ng ordinansa. Mm-hmm. In that sense, I disagree. Mm-hmm. No? I beg to disagree with all due respect kasi yung Memorandum Circular 2011-68 at saka may mga jurisprudence pa, no, City of Butuan versus LTO, meron ding batas mismo, RA 7160, na pwede namin gawin yun. Kaya hindi pwedeng sabihin na ultra vires, yun kasi yung unang reason veto message. Pangalawang reason ng veto message is that Impossible to implement. Murag muda ko akong mataana because kanimanggod atong Ordinance 35, it was made after a series of consultation with bicycle drivers. So kita tanan, we kept our feet on level ground. No? That's right. I don't think niya imposible siya. It's very much possible. But if the mayor is saying na kulang yung ating mga traffic enforcers to implement yung outermost lanes, well, that's true because we only have 102 traffic enforcers and our population is about officially mga 615,057 generals. Pero during the day, we are as many as 1 million people here in Gensan. Working eh. People working. Pero ang sa Davao, times 2 sa atong population, no? Pero ang ilapot traffic enforcers, times 5 kaysa sa ato am. Okay. So I think the solution is to hire more traffic enforcers. Kung if that's what the mayor meant with impossible to implement. So I also beg to disagree on number two because it's really not impossible to implement if may mga solusyon, no, para kung na may sub issues para sa kulang sa traffic enforcer, then there's a solution to it. But what I think is impossible is kung mulupad ang tricycle gikan sa Barangay Apopong padulong diri sa Central Business District. That's impossible. That's right. So, Mayor, no, with all due respect, I do not agree doon sa ground 1 and 2. But this is what I would want to say. Number 3 niya reason niya is that it is the grant of the outermost lanes is contrary the policy direction of the city. Wala na ko'y masulti ni Ana because mauna ang gusto ni Mayor no? It's his policy, no? I cannot argue with that. And I can feel the mayor and I totally understand him if that's what he wants. Kung that is the policy direction gusto niya nga mag-strictuhan na yun ata because napasagdan yun ding transportation problem. Then I only have my hats off for the mayor for that number 3. Pero dapat iwala na lang tong 1 and 2. Mao lagi nang ginaingon nga kagawad Bell, no? Ay, kabrigadang Bell nga
Malagi itong ginaingon nga pura in-agreement lagi daw sila dito sa council nga dili man siya ultra vires kay they have of the different opinion. Na napuntay sila Attorney Armand Clarin o ang city administrator nga si Attorney Sabatos who also have a different take on the matter. Pero malagi ni. So, kagawa, you seem to be in a gridlock over this. Pero ang ingon manggod gahapon sa piston si Larry, no, yung chairman nila, nga kung na-i-move, basig na-i-move nga to override, no, para mapasa walang bilang dito. Don't you think that would happen? O mahitabo ba na? Mag-istoryahan na pa na kami mga konsihales and napatawag po si Mayor this Monday niya. Kung pwede niya, we will iron out all these issues with respect to outermost lanes. But as I sit here, muraga, wala mang guna mong gisayang for the last 6 months na nag-consulta me. If it has to come to a division of the House sa sangguni ang panglungsod, if somebody has to make a move to override the veto, then just so na matuldukan ka din yung issue, and if it has to be me nga mo mag-motion for the override to, then I will do so. Okay. Tapang. Ayan. Tapang nakagawad. We have only 5 minutes to 2 hour show, ano? But kaning mga text, grabe, no? Magbasa na lang ko. No need na lang siguro mag-comment isa-isa kagawad, no? Pero good day yun po, sir. Ang tricycad, sobra maningil. O, kana, Jod. Good morning. Paano kasi ang ibang driver? Magalit pa kung 8 pesos lang po ang ibigay mo. Gaisano to Robinson lang, 10 pesos talaga ang kunin nila. Lalo na kung ang ibayad mo, 20 pesos. Nala, sige. Ito yung mga riding public natin, ano? Nagtitext na rin. Good day, sir. Tagapulumulok ko na ako tricycle private. Diya, pasahinuran, magpasahero daw siya. Sir, Banate, asa man day ko, agi from Dodong. Pag National Highway, manggudyod, unya, maulagi na, no? Bawal lang national, ang mga tricycle sa National Highway. Maglisod yun mo. Oh. Good day, M. Kagawad. Unsa yun ang kahintam sa mga private na mga tricycle? Unsa una mo pagsulod sa downtown? Amo ning mga ginaingon nga for private use only. Quickly, Kagawad, unsa may hitabuan eh? Sa atong new scheme para sa mga family use. For family use na mga tricycle, ang maging kulay nila is purple. So, di pareha karon niya tanan-tanan, you know, tanan powder blue. Ang problema manggod, katong existing ordinance, nakabutang dito nga ang mga with franchise na mga tricycle is kulay powder blue. Pero silent siya as to the others niya. Katong mga for family use. Ang gihimo sa mga for family use na mga tricycle, laki blue po sila. Kogan, legitimate unta sila kung for family use sila. Pero himo na sila kolorom kung namasada na sila. Yes. So para ma-solve ka na ang problema, himo na ito sila kulay purple. Para klaro-klaro yun niya, di sila pwede mamasada. Kay sila man itong niingon, no, nasa rin undertaking niya, for private use. Yes. Ang kagawad, siguro po, sa cab design, there must be na adyo'y dapat cab design, no? Kung family use, ana, i-require yun sila nga butangan, nag-ali, nga dili matanggal-tanggal ang sa likod, sa gilid, para family yun siya, no? Kaya kung ana, manggod, family na, napunta, mga kolorong diya, pag-sure mo diya, family na po ng uban, madamay na lang noon ang na adyo'y pamilya, no? Nga gahatod sundo, pero there should be a cab design distinct nga mapugos jud yung family use nga dili jud mamasada, no? Right. Palisudan nato ng ingress egress nga or safety issue man nga wala kay ali sa likod. Pwede ba nakagawad? Oh, dapat agree ko sa imuha. Dapat na tailgate katong mga purple na mga tricycle. Pwede na po sila matintal nga. Pero bisag karon na kay makita niya powder blue na tailgate. Pero klaro-klaro kayo nga namasada ko sila. That's true. Sige. Carrie, meron pa kasi may tanong ako last kay Kagawad. Sige. Okay. Kagawad, yung di ba gasulti ni mo kanina nga, kasi nag-drive talaga ako papunta ng jail kasi may school doon for police, yung Philippine Public Safety College. At talagang ganun yun, matirik talaga yun, di ba? So there's a plan na lalagyan ng bridge yan. Opo, may plan dyan. Good. Ang nangyari naman dyan is yung steel bridge na sinasabi ko kanina,
na ngayon ilalagay natin doon sa Lagao Public Market. May nung mga sometime last September nagpasa ng resolution si Councilor Nunez na doon na lang sana yung steel bridge doon sa may Apopong, no, going to the Public Safety College. But hindi rin akma yon yung bridge na yun para doon kasi yung steel bridge pataas siya eh. Pero ito, di ba, pababa. Yes, pababa. So, pero may plano po dyan si Mayor. Sana, sana. Kasi I can really feel mga nakapuyo dito ng mga constituents. Ako po, kay Moato ko sa City Jail. Oh. Interviewan ako akong mga kliyente niya na preso diba? Dito. Yeah. Delikado git siya. Oh. So, instead niya, di natin ipaagi itong mga tricycle sa pagkakaroon. Then, butang mungkot sa national na balaod niya for road safety, bawal ang tricycle sa national highway. Mas sobra pa dito, mas kuya pa dito. Oo. May mga comment din, no, kay ang uban din, no, mayo man daw ta diri kay na ang kay Kasagara na daw sa Kinang kay dili daw ta ka-feel sa Kaimtang. Para lang sa mga kwan diri, no, nga paminaw o kaning gitan-aw sa tong programa, labi pa karon si Kagawad, no. Kaning mga series aning kaning balaod nga gipanday na ni konsultasyon na permanente ang mga tricycle association driver og tanan-tanan na dili mo makaingon nga kay kamo na isakyanan kamo dili na ana, no, ang gobyerno sige na sila gay imbitar gani sila nga permanente na ana gikan na kay Martir kay Larry gapon nga nag-16 na sila kabuok na public hearing, no? Para ingnon nga ang uban dire o ang Kagawad, tanang Kagawad, o si Kagawad Lagari ba, nga naisakyanan nga dili makafil. Dili po, no? That's unfair, no? Kay kami, ay, kitsa ba yung diri, nag-elementary diri nga, o nag-high school diri nga, wala nag-tricycle. Tanan man yung tao nag-tricycle. So, pwede ba ka na mga comment ngayong ana, isakto po na, no? Dili, unfair po na sa amo andere, no? Kay kami, kabalo, diri may kabalo. Wala may kaingon diri kung wala po may nagasakay o mga tricycle. No? Kabalo po ni ana, no? Sa kahintang sa tricycle, no? So, kani po, oh, sige, gagawin. Nalang ko idugang, Karino. I agree with you. But at the same time, part of me also agrees sa ato ang Texas sender, no? In the long run, ang gusto nato nga naatay mass transport din sa Jensen. Right. O di na to encourage ang mga tao para kita karon. Oh, na kotse, iya tag kotse, no? Pero makita man gud nato nga gadako ang city niya kung kana ang direction that we're going to take. Murag maging giant parking lot po ta, like Metro Manila. So ang pag mahuman lang gari ning ato ang transportation code, then in the future, probably in the medium term plan is that we will implement programs and we will encourage the use of mass transportation system. Kana Kagawad, no, we will encourage people to walk. Kani kita, no, pansina ang Pilipino kabrigadang Bell, no, dili ta gusto maglakaw. Taman. Gusto nato paggawa sa balay na ay sakyanan, pahatod door-to-door. Ang laing nasod, no, talawa ng mga first world country, no, by blocks na sila. Yes. Ang trabaho nila, mulakaw sila. Yes. Kaya wala'y makasulod. Kita dili ta. Pagkakuan ay maglakaw dili. Pakyaw dyan kay door-to-door. Naapod tayo problema sa tuang kultura. Filipinos do not want to walk. Oh, pero adto ka sa laing nasod. Sa Singapore, sa kwan, hay, haskang layuwa ang mga bus. Oh, nya, di ba? Maglakaw dyan ka, mapugos ka. Kita, dili ta ganahan. So, ganahan tag, daghang kayong tricycle, magsamok-samok tangtanan. Ana, ang atong gusto. Pero mao lang, dili na ta, ana. Kay syudad naman daw ta, let's go global na daw. So, mao ding solusyon, no? So, agree. Giingon ni mo Kagawad, no, nga mass transport. Kani ganahan dyan ko, ani. Naa sa transportation plan o sa transportation code, purag na mo igingon nga na ay current project karon ng DOST, katong purag improvise o mas gwapo nga version sa LRT na to. Katong gi karon nga na sa UP Diliman nga gi testing, pila naka tuig, duha na siguro ka tuig, karon purag makitan ba nato na diri sa General Santos, which is unsa? Sige, ikaw mag-ingon. Natay meeting, series of meetings with the DOST people, pati itong lead researcher sa katong ginatawag niya Automated Guideway Transit System. Karong Enero 2017, munaog sila diri to conduct the feasibility study. Aro ang plano is that diri ibutang kaning
AGTS ang tawag ano. AGTS. So, it's 100% Filipino made, it's emission free, so it's environmentally friendly. And nanat sila 14 million pesos nga budget ang DOST para sa feasibility study. And nanapot sila 80 million pesos para sa katong panguna lang budget, no? Para 80 lang million? 80 million. So, unsa nang 80 million kagawad? Unsa himo na 80 million para to... Patukod? Pagtukod, oo. Sa... Na, elevated man muna siya, yung platform, no? So, ibuta na to na siya coming from the fish port going to kanang Makar, kanang nagay traffic light, no? Kanang diya sa may Metrobank. Kanang diya banda, no? So, ang... Nga nung ibuta na to diha? Because... Ang sa pagkakaroon ang sitwasyon is that kung gikan ka diya sa Jollibee Kalumpang, padulong ka sa Makar as diya sa Fishport, ginataga man ko itong mga pasahero diya, 50 pesos ang bayad. 50! O 50. Huwag ka na po mga tuna kaning factory kana, worker, pagawas nila at 6 in the morning o pag-uli nila sa or pag-ulod po, huwag in the afternoon also, nagahabal-habal sila, which is really delikado kay yes, wala po na siya ay... insurance, no? So, ang DOST, pag magtukod na sila og AGTS, siguro for a minimal fee, ang kung magamit ka ni Ana, no? Mura siya LRT. Tanong siya. Ka-excited mi ni Brigadang Belani. I'm really pushing for this, pero ang feasibility study is this January. I hope, siguro, sa first 6 months, mag-sugod na ang construction. Wow! O, tanaw na ito, no? O, dili lang niyang solusyon, no? Eh, sige, rataga, hisgot ani mga tricycle, napulaan ang mga katawan sa tricycle. So, nalapot na karon sa, kanino, Miss Bell, no? Kanang elevated, so sa ito pa, itaas, no? Parang yung LRT sa Manila. So, daghan po na makasakay, no? Daghan bagon, nga ginaingon. So, locally sourced kay purag ang problema sa LRT Manggod, kabrigadang Bell, madguba siya, atuwa pa ang pyesa sa China, yes. Atuwa pa ang pyesa. Kanika ron, purag diri lang yun, no? Gagigamitan yun nga ang study, ang research nga kung maguba na siya, available ba ang mga pyesa dayon-dayon. So, kani, so kabrigada, kagawad, ang kuwan ako, purag niingon ka itong una sa kuwa, medyo first ni outside of katong sa testing. So, sa actual, purag General Santos, kita diri sa Jensen, ang maunaan eh. Eksakto ka. Nagka-problema gani ang DOST niya. Nangaya pa sila additional budget para sa third prototype. As of now, nanay duha ka prototype niya na isa sa Paranaque, the other in Diliman, Quezon City. Pero sige na lang sila prototype. So, giatuan yun ako dito sa ilahang... Ikaw mismo, niato dito. Sa Diliman na po man ito. Gusto mo tabang ang siyudad sa General Santos sa inyo. Oo nga, instead niya, sige mo prototype. Diya na lang ibutang sa amo ang barangay Kalumpang para that's magamit right. Yun sa tinuod ng mga tao. Hindi na stress test po ang ilahang system para ma-perfect yun to nila. O, tanawa na, no? Mauning atong ganahan sa atong mga kagawad o atong mga gaservisyo sa kwan, no? This is called, kanang giniingon na to, Brigadang Belba, no? Going the extra mile, ano? Alam right. Ka nga, taga-panday lang kagbalaod, pero and yet, you're selling your city, ginabaligyan niyo yung siyudad, o kanina may problema dito, kamo na po'y kinahanglan dito, dito na lang mo sa mua. This is the kind of leaders that we want, ano? Breath of fresh air, mga, sige na lang tadiri nga, sige na lang, pangasaba diri nga, sige, kinakatok natin yung mga ano-ano. This is what good public leaders that we want, ano, na foresight. Pero anyway, Bell, last na lang, quickly, kagawad. Ang sinasabi mo lahat yung mga program, yung sinasabi mong prototype, bring it here instead of doing more prototypes, tapos yung mga plans ng DPWH for bridges and all, are this going to be done side by side na pinapanday yung transportation plan? Opo, kasi DPWH or DOST project itong mga to, mga national yung budget nun. This will be done side by side sa itong transportation code. So we're not waiting for the transportation code na ma- pasa na maging ordinansa bago ito. Yes, well, sabay sila. Yes, sabay po okay, sila. Okay, galing, galing. So, samtang na ginapanday ang balaod nga mogawasay na, naay mga proyekto, naay mga project nga gikuha ang local government, paniagi aning ato ang mga kagawad, yes, si kagawad lagari nga mo supplement dito or mo pa kwan, mas mapukasog or mas mapadali ang ato ang solusyon sa problema. Galing. No, kay nagdugay na kayta nag-antos ani, no? Makita na jud ato nga dili pud sala sa atong siyudad na kay pwerting kagarbo o pwerting pagtaas, no? Paspas kayo ang atong development diri sa ato ang siyudad, Brigadang Bell, no? Yes.
Kagawad, any parting shot for our kabrigada? Mm. Sa atong mga kabrigada, moingon lang kong kami bitaw ato ang kooperatiba na gina-forma sa pagkakaroon, no? Kanang inyo, ginaawag na ko tanan niya, mag-savings na, mag-impok mo sa inyong mga... Bisag dili driver, kagawad, ha? Bisag dili driver, o. Oh. Oh. Mm. Tabangan na ito atong mga kooperatiba sa transportasyon, no? By investing in them. Mm. Okay na para sa inyo tungod kay... kung masakay mo sa jeep, no? Naamoy diskwento, no? On top of the student discount, tungod kay... Kamu may tag-iya, ikaw may tag-iya sa kooperatiba, no? So if you want to give opportunities for all, mao na ni siya, no? Kooperatiba ang tan-aw nako nga solusyon. So mao gyud na pud ang ako ang ginasuportahan o akong ginahimo para tanan kita, no, mo asenso. Iyan, oo. Maganda ka Brigadang Bele, no? Ito yung sinasabi ni Kagawad Lagare na ano, social entrepreneurship, ano? Mm-hmm. So ibig sabihin nga nag-invest ka na, nakatulong ka pa sa iyong mga kapwa driver, sa iyong mga kasama dito na mga driver, tumutulong ka, napaka-dividendo, no? How good is that, ano? Na mag-invest ka nga makatabang na ka, napaibalik sa imo kay investor man ka. So mo na, no, gina-encourage ni Kagawad. So ayan, kabrigadang girl, mag-extra na tayo. So pasinta bina po, nagsasabi na kami ng ano, no, paumanin sa lahat po ng mga nag-text. Yes. Hindi namin talaga kayang mabasa, no? Talagang ang dami-dami na talagang nagte-text siya, no? Mag-iisang daan na itong text messages natin dito. Hindi namin sa kukunting panahon, sumusobra na nga kami. Itong director namin ay nakatingin na sa amin, galit na galit na. Ayan, ano, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa programang Insights dito lamang sa Brigada News TV. Ay, nagkapalit tayo, no? Ako po ang inyong kabrigada. Ayun mo pala, magpapasalamat kami din. Siguro, kabrigadang Bell, ano, dahil sa maganda itong issue natin, sa susunod pang mga, yes, ano, we will invite over. Huwag kayong mag-alala. Imbitahan na lang namin. Ngayon na namin i-announce. Imbitahan namin ulit si Kagawad Dominador Lagare, ano, para doon sa kung ano mang updates dito sa transportation. Pero ito, si kabrigadang, ay, yung pala, kabrigadang Gel, bago ang lahat, ano, Happy Fiesta sa Bula. Yes. Ayan, oo. Bukas po, yung Pluvial Parade nila, kaka-cover din po ng Brigada News TV. Ayan, oh, binabati namin ang lahat yan mga taga-Bula, Viva Pit Senior. At ito, no, itong Fiesta Directorate, sigurado naman, successful itong event na ito. Congratulations sa mga tao dyan na nag-organize ang barangay, itong Fiesta Directorate ng simbahan, lalong-lalo na sa pamuno ni Rowel, Tata, Granfon. Oh, ayan, pare, magkikita kami, bibisitahin namin kayo bukas, ano, full force po ang brigada, makikisaya kami doon sa inyo. Ayan, so mga taga-Bula, Happy Fiesta. Happy Fiesta. Ayan, ito si Kabrigadang Kari Kakdak. Isang oras na maghahatid sa inyo ng impormasyon sa loob ng isang linggo. Dito lamang sa Brigada News TV. Ako si Belinda Salas Canlas at ito ang Insights. Nagkapagod.